para sa mga adventurous sa kusina, bakit hindi subukan ang paglulutong kakaiba? Hindi lang ito kakaibang kararasan, lalo pa raw nito pasasarapin ang inyong handaan. Ang iba't ibang bahagi ng mundo may kanya-kanyang paraan ng pagluluto. Gaya na lang sa Middle East kung saan ang mga pagkain kadalasang iniihaw tulad ng mga kebab. Ang sushi naman ng Japan, karaniwang hilaw o half-cooked ang mga sangka. Pag-boil naman ang pasta at noodles ang madalas na ginagawa sa Korea, China at Italy. Pero ang ating bansa may pambato ring mga putahe. At ang pagluluto ng mga ito, sinauna at tradisyonal. Kaya naman ang kanilang lasa talagang espesyal. Itong Pinoy na si Rinel Banda, proud sa kanyang taste buds na nakapag-around the world na. Sa beautiful island. Dahil sa kanyang trabaho bilang staff ng isang cruise ship, nakatuntong si Rinel sa iba't ibang sulok ng mundo. At bukod sa pagsiselfie sa ilang sikat na landmarks na mga napuntahan niya, hindi mawawala ang pagtikim ni Rinel sa mga pagkain nila. Pero time out muna si Rinel sa paglalakwatsa abroad. Ngayon, i-explore naman niya ang mga kakaiba at tradisyonal na mga putahing Pinoy. Ang unang destinasyon ni Rinel, ang tinaguriang culinary capital ng Pilipinas, ang Pampanga. Dito sa bayan ng Minalin, may tradisyonal na kakanin na iisang pamilya lang daw ang nakakaalam kung paano ito lutuin. Ito ang tinawag na buldit silyo. Yung silyo, yung cup, no? And then yung buldit sa Tagalog puwit, no? Parang yung forma ng buldit silyo. Ito'y nasa pag-iingat kasi ng pamilyang Garcia Intal, no? Ito'y bahagi na ng aming kultura dito sa aming bayan. Bali kami, third generation na kami. Turo ng mga magulang namin, sila Apong Delang, tsaka yung matandang dalaga na si Apong Bitang. Kukunin ko na yung katsa. Bakit? Gagawa ko ng buldit silyo. Halika. Buldit silyo? Mukhang masarap yun ah. Oh, masarap talaga yun. Ang mga sangkap ng buldit silyo, bigas, kinay na laman ng niyog at asukal. Ano Rinel, ito yung ginagamit namin paggawa ng buldit silyo. Yung bigas na binabad. Tapos binabayo namin ito. Sa pagbabayo ng bigas, gamit ang tradisyonal na kahoy na pambayo. Pagkabayo, sinala ang bigas sa malakulambong tela. Pagkatapos ay hinaluan ito ng asukal. Ang kabibing pangkayod sa niyog, ipinamana pa raw ng kanilang mga ninuno. Alam mo kaya kabibing pangkayod namin? Kasi ang niyog niyan, hindi nawawala yung lasa niyan. Hinihalo ang niyog sa napinong bigas na may asukal. Ngayon magluluto na tayo. Tara, luto na tayo. Iminolde na ang mixture sa maliit na bowl. Saka ito ibinalot sa katsa. Ang paglulutuan ng buldit silyo, itong banga na halos 60 years old na raw. Ang ibabaw ng banga ay may baon ng niyog na may butas sa gitna. Sinasalinan ito ng tubig at pag inapuyan ang ilalim ng banga, magsisilbi na itong steamer. Ilang segundo lang ay luto na agad ang buldit silyo. Go. Pagkatanggal sa molde, pwede na itong kainin. Ang ipinamanang kakanin na ito ay tradisyonal na inihahain tuwing Kapaskuhan. Pero pwede na itong matikman all year round dahil tumatanggap ang pamilya Intal ng mga order nito. Sarap yata. Oh, buha ka oh. Ito. Isa pang manyaman, ang masarap na putahing Pinoy ang pakay ni Rinel, ang estofado. Napadpad siya sa bayan ng Mexico sa Pampanga, sa bahay ng isa sa mga reyna ng traditional Pinoy cooking, si Aching Lilian Borromeo. Aching Lilian, kanina ko pa kayo hinahanap. Oh, Rinel, mabukay ka na. Para saan puto? Diyan natin ibabaon ang ating lulutuin. Ah, ganun po ba? E simulan mo na. Okay, oo. Ang proseso ng pagbabaon ng estofado ay natutunan pa raw ni Aching Lilian sa kanyang mga ninuno. Pero bago simulan ang pagbabaon, kailangan munang lutuin ang estofado. Ang mga sangkap, sugarcane vinegar or sukang gawa sa tubo. Tubo, paminta, bawang, asukal na pula, dayap o lime, toyo at laman ng baboy.
Rinel, ito na yung gagawin natin para sa hinukay natin. Oh. Ito yung tinatawag nilang estofado sa Kapampangan. At sa Tagalog naman? Humba. Humba. Oo, pero kung Kapampangan na po pronounce, walang H. Humba lang. Inilagay sa talyasing bato ang tubo. Saka isinunod ang karne ng baboy. Kasi ang tubo, hindi ba ginagawa yan sa parang wine? Mm-hmm. Kasi kapag ang pagkain ay may wine, hindi agad nasisira, di ba? Parang nape-permit na matagal. Inilagay ang suka, toyo at ang katas ng daya. Inilagay na rin ang nahiwang sibuyas at pamintang buo. Isinama ang pinitpit at maliliit na hiwa ng bawang. Pambalanse naman ang lasa ng pulang asukal. Idinagdag ang dahon ng laurel at konting tubig bago ito tinakpan. Noong unang panahon ng aking lola, Po. Wala naman siyang orasan eh. Oh, eh anong ginagawa niya? Dasal. Isang rosaryo, tapos buksan niya. After that, isang naman rosaryo, luto na siya. Magaling yung strategy na yun. Hinayaan lang kumulo ang mga sangkap sa loob ng isang oras. At yung Lilian, naaamoy ko na. Oo. Isang oras na. Oo, buksan na natin. Tara, okay, buksan natin. Ayan. Ang paglalagyan ng estofado ay isang espesyal na banga mula China na siya rin daw ginamit ng mga ninuno ni Etching Lilian. Mga ilan tao po makakakain dito sa ganito kalaking banga? Kahit na 20. Pinagan dito lang. Pinainitan ang dahon ng saging bago ito ipinatong sa banga. Ang sahan ng saging ang ginawang tali para ma-seal ang banga. Sa pagbabaon ng banga, kailangan daw mag-iwan ng konting espasyo sa ibabaw na bahagi nito. Ginagawa raw ang prosesong ito dahil wala pang refrigerator noon. Para hindi mapanis ang pagkain, sa lupa nila ito ibinabaon kung saan malamig ang temperatura. Ang sangkap na suka rin ang magsisilbing natural preservative ng estofado. Para hindi pasukan ng mga insekto, pinatungan ang bunganga ng banga ng malapad na bato bago muling tinabunan ng lupa. Ang ibinaong estofado sa banga, maaaring iwan sa loob ng 7 araw hanggang 1 buwan bago ito hukayin. Aki Lilian, ito na. Nahukay ko na. Nagpagmubang mabuti. Meron pa nga, no, lupa. Sige. Bubuksan na natin ngayon. Tara. Ito na. Okay. Excited na tayo. Yes. Ayan. Wow. So, ito po ba, iinitin ulit natin? Iinitin natin ng konti para pag kinain natin ay parang bagong luto. Ayun. Ito, nanginig-nginig pa. Ayan ang paborito ko. Kasi walang ganito sa ibang bansa eh. At saka namimiss ko na to. Yung mga ganitong luto. Ito lang yan sa Pampanga. May wine eh, kasi tingnan mo. Taamoy lang eh. Serve siya, tsaka napakalambot nung karne. No? Noong araw, madalas daw ihain sa mga espesyal na okasyon ang estofado. At tuwing may handaan, minsan ding itong iniluluto ni Etching Lilian para matikman ito ng mga bagong henerasyon ng kanilang pamilya. Sa pagluluto, kapag pinaghirapan, masarap ang kalalabasan. Sa Quezon City, isa pang putahe na pinaghihirapang lutuin ang matitikman ni Rinel, ang Pugon Roasted Asado. At sa isang Chinese-inspired restaurant ito matatagpuan. Pero bago yan, ang ating explorer na si Rinel mukhang nagpapapamper muna sa sauna. Onel! Oh, chef, nandito ako. Nagsasauna. Dito, sauna. Ano mo ba? Pugon. Si Mang Abi, batikan na raw sa pagluluto ng Pugon Roasted Asado. Taong 1936, 17 anyos pa lang si Mang Abi nang nagtrabaho sa isang Chinong may-ari ng isang pansiteria sa Binondo. Tinuruan daw siya nito kung paano magluto ng asado sa Pugon. 66 years old na si Mang Abi ngayon. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang nagluluto ng Pugon Roasted Asado sa lumagong restaurant business ng kanyang amo. Noon, Pugon rin ang ginagamit namin. Hanggang ngayon, Pugon pa rin ang ginagamit. Hindi magbabago yan. Iilan na lang kasi ang gumagawa ngayon na gumagamit ng mga unique na technique sa pagluluto. And Lido wants to preserve that the best way we can. Ipinababad muna sa secret marinade ang kasim, ulaman mula sa balikat ng baboy. Saka ito tinahe para magdikit-dikit ang mga laman.
Pagkatapos ay ipinasok sa freezer ng 24 oras. Chef Bobby, dala ko na oh. Ito na ilulutuin natin. Oh, halika. Para ilagay natin dito sa pugon na. Okay. Ang na-marinate na laman ng baboy, isinabit na sa ibabaw ng pugon. Maglalagay pa tayo ng gatong. Ah, gagatungan natin. O, tara. Ang gamit na panggatong sa pugon ay mga kahoy. Dahil kumpara sa uling, mas malakas daw itong mag-produce ng usok na kailangan para maluto ang asado. Chef Abby, mga ilang oras po ito? Pag-paghintay natin hanggang maluto. At ito rin ang nagbibigay ng smoky flavor sa karne. Grabe! Pagkatapos ng 4 na oras, pwede nang hanguin ang asado. Oh, Chef Abby, ito na ba yun? Sarap. Napakasarap, Chef. Yung lambot, yung texture niya, napakalambot at saka napakasarap kainin. Sa haba man ang proseso sa pagluluto ng asado, ang good news, mau-order ito anytime sa kanilang resto. Mapadpad man tayo sa ibang bansa, siguradong hahanap-hanapin pa rin ang ating panlasa ang mga lutong Pinoy. Tulad ng tradisyonal na mga pagkain gaya ng asadong niluto sa pugon, bulitsilyo at estofado. Patunay na literal na masarap maging Pilipino.